sa inyong lahat at ito po ang inyong katambayan, Crispy TV. Malagayang pagdating sa ating munting classroom. Oops, huwag po kayo magre-reklamo dahil ang oras po nito ay lunch break. At nais natin bumasa ng ilang mga sinulat ng ating mga mag-aaral tungkol sa tekstong narating. Nagbago ng dahil sa pag-ibig, sinulat ni Darwin K. Valera. Minsan may isang tao tayong makikilala sa ating buhay na ipaparamdam sa atin kung gaano tayo ka-importante sa kanya. Isang tao na ipaparamdam sa iyo kung gaano kahimakutan. Isang tao na babaguhin ang iyong buhay. Isang tao na ituturo sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Pagmamahal na nagbibigay ng inspirasyon na magawa ang mga bagay na sa tingin mo ay imposible hanggang sa dumating ang panahon na ang taong nagturo sa iyo ng tunay na kaugnayan ng pag-ibig ay hindi mo na rin kayang bitawan. Itago na lang sa pangalang Luis. Ako po ay isang lalaki nag-aaral bilang isang IC student sa paaralan IUP de Manila sa unang taon sa kolehiyo. Ako'y 19 na taong gulang. Sa dami ng karanasan ko sa pagmamahal, isang beses lamang akong umiig ng totoo sa isang babae. Ako ay isang loko-lokong lalaki pagdating sa isang relasyon. Oo, tama. Loko-loko akong lalaki. Ginagawa ko ng isang relasyon is yung pag nakuha ko na yung gusto ko sa isang babae, eh di na ako magpaparamdam. Buhay kabataan kung susumayin. Laro lang ang gusto. Pero nabago ang lahat ng iyon ang makilala ko ang isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Kate. Sa church ko nakilala si Kate. Dahil minsan ay isama ko ng barikada kong si Matthew sa simbahan nila. Naging magkaibigan kami ni Kate hanggang sa madalas na kami magkausap sa personal at pati na rin sa social media. Yung tipong pagkagising ko ka-chat, kausap ko siya bago matulog, kami pa rin dalawa ang magka-chat. Hanggang sa lumalim ang pagkakaibigan namin ni Kate, nahulog ako sa kanya. Yung tipong sa araw-araw naghawa ni Lord siya lang gusto kong makasama at makausap. Sa araw, umamin ako sa kanya na gusto ko siya, pero siya, dead man. Kasi siguro nagulat siya o nabigla sa mga sinasabi ko. Sa araw, medyo lumayo ang loob ko sa kanya. Kasi parang hindi na sineryoso yung sinabi ko. Hanap ako ng ibang babae na pwedeng ipalipas oras para makalimutan ko siya. Ang babae ito ay si Bianca. Pero sa halip na makalimutan ko, eh lano ko pa siyang na-miss. Makalipas ang 27 araw, chinat ko ulit si Kate at nagkausap kami ulit. Hanggang sa makalipas ang 4 na buwan, umamin din siya na mahal niya rin ako. Masaya kami sa kung anong meron kami kahit sa chat lang kami nagkakausap. Sa kailangan hindi pa siya pwedeng magkaroon ng kasintahan, ito ay naging patago ang lahat. Hindi kami nagkita dahil nga hindi pwede. Baka may makakita sa kanya. MU, mutual understanding kami sa loob ng 3 taon. Sa araw, naramdaman ko parang may kulang. Parang hindi naging sapat sa akin kung anong meron sa akin dahil na rin sa pag-uulang ni Kate. Hindi ko maiwasang mainlap sa ibang babae. Sa madaling salita, habang kami ay MU, nakikipaglandian ako sa ibang babae at di lang basta landian. May label pa kami ito. Ang babae tinutukoy ko ay si Trish. Si Trish ay mas bata sa aming dalawa ni Kate. Edad 16 at nag-aaral din sa school ko bilang senior high school student. Si Trish ay maganda, sexy at medyo may kalandian din. Tinukso niya ako para mag-call ako sa kanya. At oo, tagumpay naman siya doon. Mabilis ako nahulog sa kanya, dala na rin ang kakulangan sa aming hikin. Umayag si Trish sa sistema naming dalawa na habang girlfriend ko siya,
ay ka-emyo mo naman si Kate. Habang si Kate ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari, at dahil nga meron akong taong lagi na kasama, nakakalimutan ko si Kate. Di ko madalas mag-online, madalang na kami mag-usap. One time na ipagpalit si Tris sa akin ng sin. And biglang nag-text doon si Kate na sabi, bakit wala ka ng paramdaman? Nireplyan ito ni Tris, sabi niya, sino ka? Si Tristo, girlfriend ni Luis. Parang dumuho ang mundo niya sa nalaman niya. Sobra siyang nasaktan dahil nga sa unang pag-ibig niya, sinaktan ko siya. Hindi ko naisip ang nararamdaman niya dahil masaya nga ako sa babae ko. Chinat ako ni Kate ng Oldo kasi ihawak ni Trish ang Facebook account ko. Tinanong niya ako kung totoo ba ang nalaman niya, sumagot ako at sinabi ang totoo at naramdaman ko sobra siyang nasaktan sa nangyari. Ang sabi sa akin ni Kate, naitigil ko na kung anong meron sa amin. Hindi nagparamdam ng matagal na panahon si Kate. Nung iniwan niya ako, wala lang sa akin dahil meron akong babae at masaya ko. Pero nagtagal, inanap ko siya. Ibang-iba siya talaga sa ibang babae. Di mo makikita sa ibang babae kung anong meron siya. Pinagsisisihan ko lahat ang nangyari dahil nawala yung totoong minahal ko. Sa araw, naisipan kong i-chat-chat pero walang sagot. Inulit ko siya ng inulit para mapatunayan na siya talaga ang mahal ko. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Gumawa ko ng effort para masumiyo siya pero wala pa rin. Nakiusap ako sa kanya na sa huling beses na magkausap kami para linawin ang lahat at pumayag siya sa hilig ko. Nagkita kami ni Kate sa isang kainan. Nakita ko siya di pa rin nagbago ang genta niya. Naisip ko, ito ba yung sinayang ko? Nagdilit ang luha ko. Ito na nga ang pagkakataon na nagkausap kami, nagsimula ng tumulo ang luha ni Kate na nakapag-konsensya sa akin. Pinaliwanag niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya na patuloy pa rin ang pagluha niya. Damang-dama ko sa mga salitang binanggit niya na nasaktan siya ng toro. Humiyaw na pasensya sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya na hindi naman niya dapat maramdaman dahil napakabilugang babae at nagmamahal lang naman siya. Pero sinaya ko lahat ng pagmamahal na yan dahil lang sa isang tukso. Nangako ako sa kanya na babawi ako sa lahat ng nagawa ko. Napapatunayan ko sa kanya na sa huli, pinakita ko sa kanya lahat ng pagbabago ko at unti-unti ko lang nasuyo si Kate at muli niya akong pinagbigyan. Nagsimula ulit kami sa umpisa at naging masaya na napunan niya ang lahat ng kanyang pag-uuna. Nagsumikap kami parehas upang makapagtapos ang pag-aaral. Magkasama kami sa lahat ng problema at saya. Nagsikripisyo kami para sa mga pangarap namin. Masaya-masaya kami sa kung anong meron kami ngayon. Nagtayo kami ng negosyo para sa aming kinabukasan at ito ay patuloy na lumalago. Nakakatulong na kami sa aming pamilya at sa simbahan kung saan kami nagkakilala. Patuloy pa rin kami dumadalo sa simbahan at malalim ang koneksyon sa Panginoon. Masaya at kontento kami sa isa't isa. Hanggang dito na lamang ito. O, ano masasabi niyo? Sa isinulat ng ating